pag bumibisita kasi sa amin, we make it a point na tinuturuan namin yung mga visitors namin about natural farming. Ang survival rate namin doon nasa 85 to 90% po. Wow! So, nakakatuwa naman yan. Good news nga. So, dalawang maipapayo natin sa ating mga taga-subaybay. Tubig na mainit, lagyan ko noong ng produkto mo, wala yung kalamansi, walang lemon. Anong lasa? Kasi nagko-conduct pala sila ng seminar sa mga gustong magpasok dun sa mga hatchery ng hito. Ano ba itong biochar na to? Pwede ba natin pag-usapan? Ano po ang biochar? Magandang araw, ako po si Amy Boyko at ito ang Agria ka dyan. Ngayong araw, nandito po ako sa Korea, Philippines, Seafood Processing Complex ng B4 Dagupan. Amy, ayun na! At yan nga po, kasama po natin ang ating engineer at chairman po ng SINAG, Samahan ng Industriya ng Agrikultura, si Engineer Rosendo. So, hello po, Kasen! Hello, ayun na! First time po natin na hindi na tayo naka-zoom. Oo nga eh. At nakita natin itong facility. Grabe, no? Talagang para sa export. Opo. At yung get-up natin, talagang puting-puti tayo. Malinis na malinis. Kasama pala natin si Doc Dennis Tanay. Oh. Siyang head dito sa facility. Dito sa Binlock. Sir. Magandang araw po. Welcome po sa aming Seafood Processing Complex. Tara po. Naka-PPE tayo para maproteksyonan yung mga products natin na pinoprocess sa loob. So may hairnet para yung ating mga buhok ay hindi lumabag sa pinoprocess. Tapos naka-gloves tayo para yung mga germs na sa ating kamay ay hindi makarating sa kanila. Tapos meron tayong shoes na pwedeng ibabalik sa may foot bag para mapatay din yung mga germs na possible na dala natin mula sa labas. Okay. So ang una pong pupuntahan natin sa isang planta ay yung wash hand, yung washing area para sa ating mga kamay. So dito, kailangan ang isang worker ay maayos na maghuhugas ng kamay. Sa tapos maghuhugas ng kamay, ay maghuhugas dito sa may kalimba para mamatay ulit ang mga bakterya. And then, papasok na sa may air shower area kung saan bibilisin yung anumang particles na nasa ating katawan. So, dito po kasi yung processing area. Kung mapapansin nyo po, malamig yung temperatura ng room para po ma-preserve yung freshness ng ating mga produkto. So, kada station may ginagawa sila. Mayroong nagkakaliskit, mayroong nag-iliwa, at sa ngayon po ito yung station ng mga nag-iliko. So, ito po yung nasa na po tayo, nasa libon na po tayo. Train na po siya, nahanapin kung nasaan yung mga buto ng bango. And ilang minutes ang isang deboning? Depende ho sa skills. Usually ho, kasi ang payment po ng mga laborer dito ay by piece, kaya mabibilis po sila. So sa isang minuto, kaya niya ng dalawang piraso. Ganun po siya kabilis. After dito, saan pupunta? So, lahat ito ay nasa deboning na. Okay. Tapos yung mga na-debone ay huhugasan. Pag nahugasan na, ay impake na ho doon. Tatamis na! So, bali po ang pala. Pagka-harvest, dadalhin dito sa may receiving area. And then, pagka-receive, ilalagay dito sa may receiver. Ang purpose po kasi yun, para magaling mag-debone.
So, usually overnight silang nasa chiller room bago i-process din sa chiller room. So, yung sabihin ko? Kahapon po yan na-harvest. Kahapon. And then, ito ay ready na para sa processing today. So, mga temperature ilan ang kailangan? Zero po yung, ano, yung temperature. So, ang temperature zero? Oo. Tapos, sir, pare-pareho ng size, no? Oo, bali, mid-grade nila. Kung mapapansin nyo, yung sa kabila, mas ano siya, mas malaki kumpara dito. So, depending anong order ng, ano? May sizes. Ano po, yung nagpapaprocess po ang nagdadala ng sarili niyang bangko. Kung anong gusto niyang, ano? Size, ha? So, depende. This time, si Abdo, ito yung preferred size niya. Although meron din siyang medyo malaking, ano? Na, isda. Ay, sir, saan po tayo pumunta pagkatapos na? After ng cheater, dito na ako sa may processing room. Dito na ako nagaganap yung ano, pagtanggal ng galiskes at pag-split ng bangunan. So, ito yung gitna na bong tinatanggal. No? Isang ay, ano po yun? May pagkagamitan na po yun. Ah, anong mga gamit na ito? Tinatanggal yung laman. Oh. Tapos, pwede siyang gawing ano, yung mga Shanghai roll. Oh. Ah, so yun po, nabibenta natin? O pinaprocess din natin yan na pagdating sa market eh? Depende po sa nagpapagawa. Kung ano, kung generous na nagpapagawa, kung isa po binibigyan na sa mga worker para sila na yung organo ng Shanghai bangu. Ano. Dito yung mga buto. Tatanggal lang po ito lang ano na laban kasi meron pang malalaban. So, ang ginagawa nila, hihiwain at diretso tatanggalin na yung bakbo. Ayun. Ganyan kadami yun yung laban na nare-recover. Gaano kabilis ang ano ni Sir? Gaano kadami po? Paano kabilis ang pagtanggal? Nakakailan po kayo? Tatlo sa isang minuto. Natanggalan ng backbone. Dito na ulit sa ano, station. Ito yung so, ngayon na din yung nagkakalit. So, sa kayo daw, ang ginagawa ng mga nagkakaliskit ay nagtatanggal ng mga tissue sa tiyan. Yung mga itibitin. Binibinis po nila mabuti. Dito may mga kasi. Ay, ito. Okay. Kung mapapansin nyo, may yellow palagi para ma-preserve yung freshness ng mga isda. So, dito yung ano na, yung distribution na ready na para ibibaw na ano, na bangus. So siya, nagbibilang siya 30 per tray. Tapos yung tray na yan, dadali na lang sa mga ano, nagpo-process. $30 per tray po, tapos tuloy-tuloy na yan dun sa loob. Oo. So ang ano, ang sistema doon, kada isang worker, may isang ano, may isang tray na hawak. So, nasa kanya na kung gano'n niya kabilis, tatapusin yung 30 na ano, piraso. Ayan, ito na yung deboning. Ngayon, depende sa ano, sa nagpapagawa kung ipapamarinate pa nila, kung may timpla silang gagawin, or ipapak na siya as is. Patapos tayo. So yan, inuugasan na nila. And then, matutuloy din sa kabilang table. Mana nila yung hapon. So ito, wala na talaga. Wala nang, malinis na ho yan. Tinik. Wala nang tinik. Sino nakakailan kayo na ganito sa isang araw? Kayo tapusin? Kayo namin tapusin ng ano, up to 2.5 tons a day. So yun ho ay yung
shift lang na ito. Kung talagang kailangan i-ramp up yung production, pwede rin kami magdalawang shift din. So yun po, yung facility kasi nag-under ko ng repairs. Bale, napunduan sana siya nung bayanihan fund. Ang problema, hindi umabot sa deadline ng bayanihan soon. So, dapat sana yung mga exited na yan ay full replacement na. Kaya lang siya ngayon, ginawa namin ay ano muna, repair muna. Hopefully, may extend for another 5 years yung mga gamit. Pero yun ako yung aming pinaporti sa future na ma-replace yung ano. Oo, magkaroon na tayo ng mga bagay. Kasi yung ngayon yung mga gamit dyan ay ano, donated by Korea. So, karamihan ng mga parts ay imported. I-envision na pag ma-replace na kami, local manufacturer na para madali. Madali yung repair sa okay, mga gamit. After nito, saan na tayo? Ito sa Pabila. So, ito na ko yung packaging room. Tapos, kinitimba yung mga nabalot ng ano, nabalot ng ibaw, melt fish. And then, ipapasok ito sa blast freezer. So, yan po yung mga ano, yung mga napakas na. Ay! Pag tumigas na yung mga isla, relax. Ilalabas na yan, wala dito at dadahin na dun sa ano, for storage na, ready for pickup ng nagpagawa. So, sa isang ganito po, ilan ang laman? Ang isang rack ay naglalaman ng 864 pieces na ano, libong milk fish. Dami din pala. Dami rin. Napupuno niyo po ito? Aha. Kailangan pong first in, yung first out po. Na-promise dito para pag matigas ito, inalabas na dun sa amin. For long term storage. Ito na dito. So, dito na i-back lahat ng produkto na na-process doon sa processing area. Tapos yung mga truck doon na. Opo, yan po yung loading na loading station. Area. Oo, yeah. Ng mga truck. Yan po sila paparada. Okay. Para diretso i-target yung mga the process na bangus. Okay. Ilang araw po yung pinakamatagal na nakastock kayo? Depende o. Ang pagbubot niyan, halimbawa kung export, depende sa ano, logistics o. Tapos kung minsan nagkakaproblema sa custom. Matagal. Tumatagal sa amin. At ulit ito, mga nakabox ito. So yung mga nakabox ay Bangko, US. Sa Hawaii po. Ah, US. US. Eh, ito pong ito. Itong mga ito. Local ito. Saka itong mga naka-train. Local. Okay. Nabasa po tayo, madami. Hala. So dito po sa inyong planta, ano po karaniwan na problema na encounter natin? Simula, kailan ganun ba sir? 1 month? 1 month. Oo, noong yung pagpasok. Ang nadagdagan ko dito, yung karaniwang problem, yung maintenance talaga. Maintenance. Kasi ang practice namin dito, lahat ng proceeds, diretso sa Bureau of Treasury. Kasi ang ruling ng COA, kumita ka lang ng 500, takbo ka na sa, ano, sa Bureau of Treasury. Kaya kung magpaparepair ka, i-request mo. So the usual ano procedure, dadaan ka sa bank, gano'n. So delay. Kaya ang ano dyan, ang challenge, imbis na yung sira ay maliit lang, lumalaki dahil sa proseso. So, maganda sana na meron siyang ano, sariling fund. Revolving dapat, no? Para sa maintenance ng dyan. Opo. Ngayon po, ilan po ang tao natin dito na gumagawa po? Depende po sana sa production. Depende sa order. So, depende. Pinakamataas namin dito ay nasa 100 processors. Pero yun po ay since patent, nag-observe kami ng shifting maliban sa mga plastic barrier para ma-observe yung distancing para makakala tayo, safe tayo sa mga mag-restore. Sir, pwede ba namin matry mag-devote ni Kasendo? Kasi mag-devote tayo. Sorry mo lang po sa gitna po. Gitna? So ito? Tirahin ko. Yan. Di baba. Tara.
Dito? Okay. Sige, okay. Tapos? Tapos sir, i-gawin na po dito. Sa taas naman? Ikot po sir. Ikot na lang po sir. Ikot na sir. Epson. Sadam. Ikot nyo lang po sir. Up to sir? Up to sir dito lang? Okay. Wala na? Pero tapos sir, dito lang. Nasa 2 lang po sir. So, ikutin pa rin? Okay, ikot. Okay. Okay. Pasado na. Parang yung traceability talaga mapapamahamin niya yun. May establish yung kanyang produkto. Usually po. Siya nagpalaki mismo. Oo, nakita niya na yung quality talaga. Usually po, saang lugar galing yung mga bangus na pinaprocess natin? Yung mga bangus na pinaprocess, dito lang sa palibot ng Pangasinan. Given that yung Pangasinan ay bangus na pinaprocess. So, merong galing sa sa Western Pangasinan, dito sa may Sampabian. Sampabian, Bimalay, saka Alaminos, and Tanda. Dok, yung cleanliness ng facility, paano natin i-maintain? Importante yung cleanliness, kaya yung mga tao dito, every 6 months ay meron silang retooling. Parang training ho yun, na i-remind sila na i-practice yung nabanggit ko kanina, yung HACCP, tapos yung Good Manufacturing Practices or GMP. So, maliban pa ho doon, meron pong spot check sa water quality, and then sinaswab po yung kanilang mga kamay kung may bacteria. So, yun po ay isa sa mga standards na sinusunod para safe po yung kukonsumo ng ating processed milk fish sa planta. Hindi lang pala basta-basta, meron pang swabbing na nagaganap dito. Opo. Opo. Ito ngayon, pandemic din. Dadagdagan ba yung inyong mga safety guidelines bago bumasok dito sa office? O yun na yung assist na? Dadagdagan in terms sa prevention ng coronavirus na mangyayari sa loob. Opo. So, nagkaroon kami ng distancing, in-observe, and then yung shifting ay in-adjust para hindi lahat sila sa isang oras at lugar ng time ng processing. So, dinistribute yung ng mga tao. So far, ano, bangus pa lang ang ginagawa natin, wala pang ibang fish?
Meron pong ano, mga produkto dati. Dati ho nag-ano kami ng siganids, yung danggit. Yung pinifrozen po namin yun for export. So accredited po yung planta para doon. Pero as of now ho, talagang kilala yung Pangasin as smellfish capital, kaya puro bangus yung aming pinoprocess. Opo. Quality control sa ating mga isda. Paano na dito na may maintain? Yung isda, kailangan pagdating sa receiving area, kailangan linisin. And then kung mapapansin nyo, palaging may crushed ice. Mm-hmm. So yung planta nagpo-produce ng maraming yellow, kasi sa kada point kung saan dinadala yung isda ay kailangan ano siya, may ice, and then yung temperature ng planta ay mas malamig para ma-maintain yung freshness ng isda. Muli, ano? Negative 18? Oo nga, parang nasa future lang tayo. Nakita mo yung mga yellow, nagbabagsakan na. Meron icicles. Opo, yan ay parang ma-maintain po yung freshness ng ating mga bangus na i-export at i-deliver locally. Yun, ang ganda naman ng facility na to. Sana po dumami pa yung magagawa natin para mas maganda po yung export natin sa ibang bansa. Kasi alam naman natin, pag nag-export tayo, dagdag ng, ano yan, kita. Yung ekonomiya din natin, tataas. Diba po? Opo. Yung regarding sa pagdami ng mga planta, ay nasa ano po yung mga leader natin. Yeah. Sila po yung ano, yung mangunguna kung saan ilalagay yung mga planta. Kasi unang-una, kami po dito sa baba ay nag-i-implement lang kung ano yung nararapat na gawin. And we suggest also sa mga nasa taas kung ano yung magandang gawin sa fisheries natin. Kaya sa susunod na administration, baka maniwalay na yung fisheries natin. Sa agriculture, yun, mako-concentrate tayo. Maganda yung idea diba? Oh, at least, magandang idea. Magkaroon ng talagang focus para po dito. Kasi tayo ay napapalibutan ng mga isa sa tayong archipelago. At marami po talagang isda dito. So, magiging and priority. Kaya ano, at least yung priority naka-concentrate sa fisheries. Oh, pati budget. Oh. Yun ang importante. Kailangan natin ng malaking budget dito. Sir, maraming salamat po sa pag-tour sa amin. Thank you very much. Thank you po. Magandang araw po sa inyo lahat. Debbie, talagang world class yung quality, no? Bakit ma-export pa sa US? Yes. Kaya nga, Kasen, ang ganda experience mo, pati ikaw nag-de-phone. Oo nga. Talagang grabe. And kung makita natin, ano, talagang maingat yung mga tao sa loob. Opo. At saka fresh, nakita natin yung mga bangus, magagandang klase, pati yung mga assurance po na malinis at yung mga tinik talaga, iniisa-isa eh. Iniisa-isa, yeah. Oo. Kaya kasi, na-enjoy ko tong paglibot natin. Aabangan ko yung mga susunod pa. Yeah. Tutulit tayo sa ibang facility. Opo. At yun nga kasi, dahil dyan, pipitiin natin sila. Dahil marami pa po kami pupuntahan ni Kasen na magkasama. Dahil ngayon, ang agree ako dyan, nasa field na. Hindi na po kami nasa Zoom. Yeah, nasa field na. Lahat field naman. Opo, abangan niyo po yan. Mag-ilibot po kami. Ito po ang agree ako dyan. Agree ako dyan. Uy, tayo ng mga kababayan. Agree. Agree ako dyan.